Magandang gabi po. So may mga vlog po tayong ginawa tungkol sa brain aneurysm. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano yung pwede ninyong gawin para ma-prevent yung pagsabog ng brain aneurysm. Actually, hindi nyo naman alam kung may brain aneurysm kayo, di ba? Unless na lang kung nagpa-CT scan kayo or MRI. Sinabi ko nga sa kanila na doon sa mga nagtatanong na yun sa inyo, na nagtatanong na wala naman tayong basihan. Kung meron kayong brain aneurysm, natatakot lang daw sila. Pero daw yung pwede nilang gawin. Basta pwede nilang gawin na baka kung meron man sila, mape-prevent yung pagsabog. Sabi ko, di eto, gawa natin ng vlog, no, para ma-explain natin na kung kayo nag-iisip na baka meron kayo, what gusto nyo i-prevent, sige, eto, ating i-discuss, ano, tayo po yung nagmamasahe ng paa ng ating misis at para makakatulog ng mahimbing. At tayo ay hindi awayin. Ayan. So, unang-una, okay, kung kayo po ay naninigarilyo, ay inyong itigil. Okay. Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, ang aking i-explain ay yung ating ginagawa sa pang-araw-araw na pwede nating gawin para ma-prevent. Isa dito ang pagtigil sa paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Okay? Kasi ang paninigarilyo, yung chemicals niyan, sinisira niya yung tubo na daanan ng dugo sa ating katawan, maging sa ating utak. Kaya hindi natin alam na baka sa tagal na nating naninigarilyo, let's say, ang dami natin manigarilyo sa isang araw, let's say 2 packs of cigarette, tapos 10 years na pala tayo naninigarilyo, hindi natin na-realize, o kaya ay 15 years, 20 years, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede nyo pang itigil po yan. Dahan-dahan, kung hindi kaya ng bigla, no? At yun naman, mas maganda naman yung ganun, na dahan-dahan ninyong itigil. Kasi bibiglayin ninyo, kasi minsan, may mga tao na tumitigil, o biglang tumigil, nabalik uli. So, wala rin kwenta, di ba? Okay, another one, yung alak, nabanggit natin kanina, no? Heavy alcohol consumption. Ako naman, di naman ako nagsasabi na huwag kayong uminom ng alak, eh. Kasi kahit ako, umiinom ako ng beer. Ang punto ko lang is, drink occasionally, drink moderately, no? Huwag naman marami, yung tipong hindi na makalakad. At huwag namang araw-araw, no? Yung pag may okasyon lang, birthday mo, wedding anniversary ni Mrs. Kagaya namin, wedding anniversary namin last December 4. Ayan, at ngayon lang namin i-celebrate, kani-kanina lang. No, nakita niyo man yung post ko. Yung. Ngayon, ano pa? Next ay hypertension. Okay. Kung kayo po ay nataas ang BP, i-maintain ninyo na normal, 120 over 80. Okay? Yung maintenance ninyo, wag na wag ninyong kalilimutan. At kayo ay mag-dieta. Ano? May kasama yung dieta pagka kayo ay nagagamot. At mag-exercise din kayo. At avoid nyo rin ang stress. Okay? Ngayon, nabanggit din natin yung diet. No? Pupunta ngayon tayo sa ika-tatlo na pwede nyong gawin sa araw-araw. Kasi kanina yung una ay alcohol and smoking, stop or drink moderately. Pangalawa, yung nabanggit natin, control yung blood pressure. Number 3, diet. Ang pinakamagandang diet na pwede nating gawin ay yung tinatawag na DASH diet. Ano to? Ito yung diet na nire-recommend ng mga doktor sa mga may hypertension. Pero, according sa pag-aaral, pwede rin itong gawin ng mga tao na nagpapapayat o gustong pumayat at gustong maging healthy. Ito yung diet na tinatawag na, ang ibig sabihin ng DASH diet ay dietary approach to stop hypertension or diet,
the DASH diet. Ano yun ang ibig sabihin ng DASH diet? Ano bang ibig, anong meron sa DASH diet? Ito yung low fat at saka low salt diet. So ito po ay more on vegetables, fruits, no, mga nuts, mga whole wheat grain, yung mga whole wheat bread, no, yung mga healthy, mga healthy food, no, alam niyo naman yan eh. Avoid saturated fat, kaya nga sinabi low fat, tsaka bawal ang maalat. So avoid niyo yung mga dilata na mga matataas sa sodium, no, basahin niyo yung nutrition fact. At huwag kayong masyadong kumain ng mga processed food. Kung hindi nyo mapigilan, paminsan-minsan lang, no? So, yun. Kagaya ng hotdog, naku, napakadami niyang asin. Kailangan ni yan ay inyong iwasan o kaya ay bawasan ninyo. So, yung tawag doon ay DASH diet, okay? Yun yung ikatlo, no? Ikaapat, no? Anger management. Yan. Alam nyo, yung galit na yan ay marami diyang namamatay. No? Didiretsuhin na natin, namamatay. Hindi na yung napapahamak na nadala sa ospital, eh. Namamatay. Para alam natin. Marami akong dati, nung ako'y bata pa, eh, may mga naisugod sa ospital na namatay dahil sa sobrang galit. Tumaas ang BP, natakas sa puso, namatay. May mga ganun. May tumaas ang BP, amin na galit, tumaas ang BP, na stroke, namatay. Yun. Kasi, kapag kayo laging galit, magiging habit nyo na yun eh. Alam nyo yun. Magiging nyo na yung ano eh, pang-araw-araw na, ano eh, na gawain. Konting marinig nyo lang na hindi nyo gusto, magagalit na kayo. Hindi nyo na nakokontrol lang inyong emosyon. Dapat ipag-aralan ninyo na kontrolin ang inyong emosyon. Huwag nyo laging susundin ang inyong emosyon. At kayo, i-manage ninyo yung oras ninyo para kayo ay hindi lagi mainit ang ulo, hindi lagi kayo nagmamadali, hindi kayo magalit sa mga nakapaligid sa inyo. Halimbawa, papasok ka sa trabaho, tapos i-late ka nang pumasok sa trabaho, tapos iaaway mo yung mga nakakasabay mong mga sasakyan. Bawa ay mayroong tumawid na motor, may mga gantong motor na medyo dinidelayed ng pagpasok mo, mumurahin mo. Galit ka na, sabi mo, walang niya ka, ganyan-ganyan. Ayaw mo tumabi, ang bagal-bagal mo, ganyan, bubusinahan niya ng bubusinahan. O kaya ay magagalit kayo sa traffic enforcer kasi ang tagal magpag-go. Mga ganun, sumumurahin ninyo. Di, siyempre, galit kayo. Pagdating sa opisina, magumura uli kayo. Diba? So, manage your time. Manage yung mga ginagawa ninyo. Tapos, yung para yung emotion nyo hindi ganoon. At madali ninyo ma-manage yung inyong anger. Okay, yun. Another one, bukod sa anger management, stress. Kailangan kontrolin nyo yung stress ninyo. Paano nyo makokontrol yan? Madali lang yan. Bigyan ko yung example. Tumulog kayo ng at least 7 hours or kung pwede 8 hours a day. No? Pinakamababa na siguro kung 6 hours kung talaga sobrang busy ninyo. Ano pa yung para ma-manage ninyo yung stress ninyo? Huwag kayo laging yes nang yes sa mga tao o mga katrabaho nyo na kaya mo ba itong gawin? Yes. Kaya mo ba itong bayaran? Yes. Okay. Pwede mo ba ako bautangin? Yes. Mga ganun, may stress kayo nun. Yun yung one of the best ways on how to manage your stress. Okay? So yun, tsaka yung avoid ninyo yung inyong pating ano, mga gusto, huwag nyo laging susundin. Halimbawa, gusto nyo bumili ng bagong kotse, bumili kayo ng bagong kotse, edi dalawa ngayon, halimbawa, ang kotse ninyo, ayun, ang dami nyo ngayon babayaran, nadubli ang babayaran ninyo. Okay, di na-stress kayo. So, kailangan, kukontrolin nyo din yung inyong paggastos at ang inyong mga gusto. Yun, one of the best ways ng pag-manage ng stress, di ba? Para hindi sumabog yung, ano nyo, prevent nyo yung aneurysm na sumabog kung in case nga meron kayo. Ano ba? Ano pa bang ating hindi na ano dito na mention? Yun na muna. At nasasarap pa na ere sa tagal ng pagmamasahe. Tuwa rin ako nagbablog. Kung anong ano eh, napapatagal ng pagmamasahe. Pagka ako'y nagaganare. No?
So yun ang mga pwede nyo munang gawin. Dadagdagan natin yan na muna, no? At dadagdagan natin kung meron pa tayong makukuhang additional information kung paano mape-prevent rin pagsabog ng brain aneurysm. Bago magtapos ang ating vlog for tonight, no? Pag po kayo ay nakakaranas ng palagi ang pagsakit ng ulo at lagi kayong sumasakit ng ulo, yan, lagi sumasakit ang ulo at sobrang sakit ng ulo minsan, o tuloy pa sumasakit ng ang pagsakit ay pa-increase ng pa-increase, padagdag ng padagdag, kayo pumunta sa neurologist. Huwag na kayo mag-isip. Dumiretso na kayo sa neurologist, humanap kayo ng neurologist sa lugar ninyo at sabihin ninyo ang inyong nararamdaman. Kwento nyo, ako doc, ako po'y araw-araw inasakit ang ulo, tapos ipasakit ko ng pasakit. O, yung mga ganun. Kami ho'y may lahi brain aneurysm. Ako ho'y natatakot, baka ako'y may brain aneurysm. Ikukwento nyo, pati inyong family history. Ako ho'y nataas ang BP, at ako'y laging galit. O, ikukwento mo rin sa doktor. At sasabihin ng doktor, ay, sige, tati, BBP-han. O, BBP-han kayo. Kaya ay sabihin ng doktor, sige, ipapasitis ka, no, MRI. So, yun. Bye for now.